Good morning, mga ka-wonders at mga ka-wonders. Bago ako pumasok sa office, may gusto akong i-share sa inyo. So last Friday, dumating yung friend ko from Philippines. So dala na niya yung aking mga documents na pinapostil. So gusto ko lang ipakita sa inyo bago ko i-distribute itong mga papel na ito. Kasi kahapon, sabi ng PRO namin is dalhin ko yung papers at tatanong niya sa ROP. ROP is Royal Oman Police, kung paano mag-change ng name sa visa, no? Kasi syempre, para pareho yung visa at saka sa passport. So, dalawa na, sa embassy kasi ang requirements is yung marriage certificate na apostille at saka ang birth certificate. So, papakita ko sa inyo lang mga ka-wonders. Excited, no? Ano ba itsura ng apostille at saka noong final paper? So, ito siya mga ka-wonder. So, yan, apostille. So, nakalagay dito yun, oh. Yung sa marriage certificate. Ano ba yung mga ka-wonders yung itsura? So, ito yung galing sa PSA, no? So, original na pina apostille. So, ito yon. Then, dito yung sa side. Ito yung may annotation. So, ito yung nagpapanal and void ng iyong marriage. So, yun lang. So, next is balitaan ko kayo, mga ka-wonders. Ang gulo ko, no? Is, balitaan ko kayo, mga ka-wonders, kung ano naman yung process ko pagpunta ko ng Philippine Embassy. So, by next week ko na asikasuhin yun, no? Kasi, very busy ang lola nyo this week. So, at least, ipadadami muna to book today sa ROP. Ipache-check ng aming PRO, Public Relation Officer. Iyon yung kasi mga nag-aasikaso ng mga documents sa ROP, no? Sa lahat ng mga visa clearances. So, ito siya. And then, syempre, kasama yung birth certificate kasi syempre, para mapatunayan na ako talaga doon sa passport, iyon yung magiging change ng name, no? So, iyon lang mga ka-wonders. Share ko po sa inyo. At saka yung mga, also mga ating followers na nandito sa Oman, share ko sa inyo kung paano mag-change ng name sa visa, no? Doon sa ating labor card. Kasi, kailangan palitan din to, no? Kasi syempre, yung apelido ko na andito din, no? Kasi, di ba, nakalagay din doon. So, kailangan palitan din to, no? So, kaya ito ang kailangan palitan. Tsaka yung aking driving license dito sa Oman. So, kailangan din palitan. Syempre, yung name kasi, di ba? So, yan. So, yun lang. Ay. So, excited na. Okay, yun lang mga ka-wonders. Maliliit na naman ako sa office. Oh, sige. Yun lang. Maraming salamat. At gusto ko lang ipakita sa inyo na nakuha ko na ang yellow envelope. Yellow bag pala. May laman. So, sa nga pala, yung mga requirement, may mga nagtatanong doon sa CTC kung paano kumuha, no? So, ito yung mga pinadala na rin kasi lahat ng anak ko. Yung galing sa, diba, pag yung Google AdSense ko narito. Ano ba yan? Oh, pati pala yung aking, see? Mga ka-wonders. Oh, ito pala yung original ko naman sa aking church annulment, no? Decree of Ratification. Oh, may seal pa. Ay, naku. Ngayon ko lang nabulat-lat yung aking envelope. Kabisihan ko sa aking profile ng income tax. No? And, yan lang. At saka, ito yung sa Certification ng Authenticity. Certificate of Authenticity. Yan, oh. Kasi ng civil registrar. Ito kasi yung mga galing sa civil registrar na dadali sa PSA para mabago yung malagyan ng yung annotation na sa gilid. Oh, yun lang. Pati yung original certification na dala-dala na lahat. Complete set na. Yung aking decision, si
may pirma. O, si, di ba? Yan yun. So, ang daming pahabol, no? Biglaan lang. Sabi ko, isi-share ko lang muna ito. Bago ko, ano tawag doon, i-distribute yung aking mga... Ayan. Pati Google AdSense ko sa YouTube. Hi! Para daw. Ayan. So, yun lang. Thank you mga ka-wonders sa pag-follow sa akin. At sa mga hindi pa po nagpa-follow, mag-subscribe po kayo. Hit the button below. And i-like niya rin po itong video. And share niya na rin po para sa ekonomiya. Yun lang po. And may mga nagre-request mag-share daw ako ng topic about may korte, no? So, mag-share tayo, mag-discuss tayo about accounting and taxation. Taxation here in Oman and also some software that we are using in Oman like Udo and Tagi. So, yun lang mga ka-wonders. Thank you! Bye! Mama! So, naka-ready na nga yung bag ko eh. Papasok na ako. Thank you!